California, wala iba kundi si Jun Lalin of Gusto.com. Hi, Jun! Yaan! Hello! Yaan! Good afternoon! Hi, Tita Jun! Good afternoon sa inyo. Yaan, oo. Ka-text ko lang kanina si Janine, nagulat ako, nakauwi na pala siya. Tinatanong ko siya kanina ko sa New Yorker siya. Anyway, sa hang pao, Janine, kanina binanggit niya ni MJ na talagang yung palitan niyo sa tweet, no? Okay? Pero yun nga, medyo gusam ang pagkakasabi ni MJ, pero yung iba natutuwa sa harutan niyo daw. Oo, grabe. Grabe. Pero click na click kayo, di ba? Click na click. Marami natutuwa nga na hindi lang one season ang Marry Me, Marry You, kundi may another season nga. Ito nga. Although tapos na yung lock-in nyo. Pero yun, Paolo, Janine, anong masasabi nyo na yan? Sobrang happy ang mga fans. Dito sa Amerika, syempre, nangunguna talaga naman sa TFC. Ang dami may gusto sa inyo, di ba? Tapos eto, because of the success nga, yung nakakakilig kayo, aba, pupunta na rin kayo dito next year, may show na kayo. Oo, ganyan yung nagawa ng Marry Me, Marry You sa Tambalan yung dalawa. Kasi meron kayong late March and early April. Yan. Anong masasabi nyo na pati ang mga tao dito sa America, ang TFC subscriber, at sobrang na-appreciate kayo sa Marry Me, Marry You. Ako ba muna? Yes. Sabi na eh. Yeah, so. Dito, Jun, teka, hindi ka nag-grocery ngayon, ha? Anyway. Hindi. Oo, nandito ako sa isang restaurant. Yeah. Sobrang grateful talaga ako na parang Marry Me, Marry You ang naging introduction ko sa mga kapamilya natin abroad. First show ko, of course, sa ABS and with that sa TFC. At sobrang nagpapasalamat ako sa lahat ng kapamilya na nanonood at nagtitweet sa amin gabi-gabi, nagpapatrend nung show. And super excited din na magkakashow kami sa US next year. I'm really looking forward to it. And yun, sobrang thank you lang talaga sa lahat ng kapamilya na nai-enjoy yung palabas namin. Yes, Paul. Ako, Tito Chun, very thankful of course dahil hindi ko rin in-expect na ganito kalaki yung tatanggapin ng mga kapamilya natin, not just here in the Philippines but also abroad. And dito nga, dahil sa success ng show, nasama kami sa show ni Kuya Ogie sa US next year. And I'm happy and excited. And also, mas excited ako para makita nila ko anong mangyayari sa season 2 ng Marry Me, Marry You. Okay. Siyempre, nakakatuwa kayong dalawa. Pero yun nga, ano masasabi nyo na? Ang yun nga, yung mga fans, grabe yung support. Ako, pag sinulat ko kayo, na-tweet yun, talagang grabe yung reaction. Isa kayo sa nakikipagsabayan sa mga tunay na mag-sweetheart ng mga ng showbiz, na yung mga mag-sweetheart ng showbiz. Siyempre, alam naman natin na hindi talaga kayo mag-sweetheart, pero ang dating, grabe yung kilig. What can you say about that? Ayan, Tito Chen, tinatry namin as much as possible na hindi may in love sa isa. I mean, na mag-work yung chemistry on screen. Mag-work yung chemistry on screen. So, mukhang nag-work naman at mukhang nag-transcend naman ito sa mga manonood natin. Ayan pa, very, very happy na ganito kalaki yung reaction nila sa Tambalan natin. Yes. Yeah. Pero yan nga, okay, kay Janine. Si Janine naman. Janine, sobrang nakaka-happy para sa mga fans yung panonood nila sa inyo sa Marry Me, Marry You. What can you say about that? Sabi mo nga na-happy ka rin na eto nga, nakilala ka ng kapamilya fans because of Marry Me, Marry You. Actually, ako din po, Tito Jun, kapag pinapanood ko yung show, lalo na yung mga eksena na hindi ako kasama, like sila Ate Shine, yung mga Madir, yung pamilya ko, sila Adrian, talagang natatawa din ako at kinikilig ako sa mga eksena. So, na-enjoy ko din siyang panoorin. And I'm so happy na
ganun din yung pakiramdam ng mga fans at sumusuporta sa show. Mapa A to Z or Kapamilya Channel or TXT, talagang ramdam na ramdam namin yung pagtanggap. So sobrang grateful lang talaga. And ang galing po kasi talaga nung cast, sila Miss Pai, Miss Vina, at saka ng tao. Tsaka yung pagkasulat ng kwento talagang nakakakilig. So happy talaga. Yan, pero syempre kung gano'ng ang supporta ng mga fans sa inyong lap team sa Marry Me, Marry You. Eto naman, Jake, si Jake naman, no? Jake, hindi ba isang malaking challenge sa'yo kung paano papakiligin din ng mga fans? Kasi syempre, hindi mo maiiwasan. May mga naiirita dahil pang, ano, pang kontra ka daw sa lap team ng dalawa. Hi, Tita June. Well, for me, I guess, compliment din yun na ma-inis sila kay Cedric, no? Yun nga, kahit ako pinapanood ko yung show, kahit ako kinikilig ako kay Cam Cam sa kay Andre. Pero yun, bilang second lead, I guess, ano na rin, compliment na rin na ma-inis sila kay Cedric. Ibig sabihin, nagagawa ko na tama yung your role. Yeah. Pero congrats, ang galing mo talaga, Jake, no? Tama si ang Kuya Jingoy mo, magaling ka. Kasi puri-puri ka niya last year nung gumawa kayo ng movie. Siya yung nagsabi magaling ka. Dito sa Marry Me, Marry You, kitang-kita naman na talaga namang anak ka ni Joseph Strada, ni Era, di ba? So, congrats kasi nagagawa mo. Naiinis man ng mga tao sa character mo na feeling nila kontrabida kasi dun sa dalawa. Pero yun, effective, di ba? Effective na ka-triangle ka ni Janine and Paolo. Siyempre, congrats sa inyong lahat dahil talaga namang napakalakas worldwide, di ba? Hindi na naman dito sa Amerika tinatangkili sa TFC, kundi TFC na worldwide. So, congratulations, Jan. And yan, syempre, Janine, Paolo, I'll see you sa last week of March. Syempre, animal shows nyo dito sa West Coast, di ba? Congratulations sa Marry Me, Marry You. Thank you very much. Thank you very much, Aaron and Jake. Thank you, Kuya June. I'll see you there. Thank you, June. It has always been your dream, Janine, no, to go worldwide when it comes to your career, no? Yes. Nahiya naman ako, MJ. No, that has been my goal kasi namalo ka naman din ng acting awards na. I mean, like, yun naman talaga yung foresight natin, eh, you know, to go beyond our borders, di ba, Janine? Yeah. Ayun. Antipid, ha? But, no, at least, you know, TFC is there to bring your talent overseas. All right. Aaron, sinong next? Yes, may phone-in question tayo. MJ, galing kay Kate Adahar of Random Republica. Praying for you, Kate. Ang question niya para kay Blake, sa ating dancing king na nagkilig nung Monday. Okay yung number mo, Jake? Okay. Tatawag si Janine. Ang question ni Kate, Jake, sa mga eksenang umere na, ano ang pinakamatuto na ginawa at hindi mo makakalimutan in terms of acting? Sa mga umere na? Mm-hmm. Well, I guess those two times na nag-profess si Cedric kay Camille. The first one was through video presentation and then yung second nga yung sumayaw ako. Parang hirap na hirap ako sumayaw in front of Janine considering kung sino yung boyfriend niya. Pero nakapasa ka with flying colors. Congrats, Jake. Thank you. And then for Janine and Paul, question ni Kate. During the promo pa lang daw, grabe na yung chemistry ninyo and Asaran. Hindi daw ba umabot sa pikunan? Kasi online, talagang grabe yung Asaran nito. Wala bang pikunan na nangyayari? Wala. Gusto ko nga sana mapikon siya pero hindi ko puma-achieve. Di po napipikon. Lalo naman kung ganyan kaganda yung mamimikon sa'yo, hindi ka talaga mapipikon. Mas matutuwa ka pa nga eh. Correct. Ayan, thanks. And Janine. Okay, we have a question from Alan Sangkuhan of Paris Patog. Hi, Alan. Hello. I stopped yata yung video ko. Sorry.
Ayan, meron na. Hi, hello. Hi, congratulations. Kasi parang ano eh, no? Parang in spite of the pandemic, you give vibes dun sa mga manonood. Ngayon, parang hindi sampalan or hindi trauma yung napapanood, but good vibes lang yung napapanood dito sa Mary Mian. So, yung question ko first kay, ano, kay Janine. Hi, Janine. Hi po. Yung question ko lang sa'yo is, parang ano, parang this is your first experience doing ano, teleserye in, ano, eh, in ABS-CBN. How was it? How was it doing this dito sa Kapamilya Channel? Sobrang saya ng experience. As soon as I got the script, actually, unang basa ko palang naiyak na ako sa kwento eh. And to get to work with such an amazing cast under Dreamscape na napakaganda ng kwento. And then I'm working pa with Paolo and Jake. Talagang sobrang saya ng experience. Tapos parang naging pamilya talaga kami sa taping, sa set. At ang laki din ng pasasalamat ko kay Ate Shine and kay Miss Pine and kay Miss Vina kasi sobrang dami kong natutunan sa kanila na parang pakiramdam ko mga ate, tita at nanay ko talaga sila. And it was really the best experience. Also getting to share everything. Pagdating sa mga ganitong MediaCon, yung una naming MediaCon, tapos ngayon na talagang sinuportahan kami ng mga kapamilya. Yun, sobrang saya talaga. Janine, this is not your first time to work with, ano, di ba, Paolo? Apo. Nakatrabaho mo siya dun sa ibang network. Pero may na-discover ka pa ba sa kanya dito sa upon doing this, lalo na on bubble kayo, di ba? Parang pandemic and ando kayo sa naka-lock-in kayo. Ano pa yung mga na-discover mo that you want to share to the fans about Paolo? Sa pelikula po kami nagka-work, kaya Alan. Ah, okay, pelikula. Kaya hindi pa pinapalabas. Nung ginawa namin yung pelikula, hindi pa masyadong bully si Paolo. Pero dito sa show, talagang lumabas yung tunay niyang pagkatao. masaya, super super saya talaga to work with Pao and Jake kasi palagi nila kaming pinapakain and pagdating sa mga eksena, nagtutulungan kami. Naging sobrang laking tulong nila sa akin. Yeah, pero yun talaga yung pinaka na-discover ko na talagang ang hirap talunin ni Paolo sa pang-aasar. How about si Jake? Ano yung discover mo? Hindi naman siguro bully si Jake sa'yo. Bully din! Bully din po! As in, promise. Ewan ko ba? Ang hirap. Bully din. Pero in fairness naman, binusog naman ako ng dalawang yan. Palagi silang may pakain at sobrang saya nila kasama. Yeah, yung thank you Janine. Congratulations ah. Napaka-good vibes mo dun sa ano, sa teleserye. To ano naman to Paolo. Hi Paolo. Hello kay Alan. Congratulations. Yung tanong ko sa iyo, same question with Janine. Kung sinabi niyang bully ka, ikaw naman ani na discover mo kay Janine doing this teleserye. Ako kasi kuya Alan, unang-una hindi pambubuli 'yun. Pagpapakute 'yun. Na tinetake na lang in another way. Pero si Janine, actually, nung pelikula, hindi naman kasi rin kami naka-lock-in kasi pre-pandemic shoot yun. So, syempre, pagdating namin ng set, puro trabaho rin kagad. And, pero dito kasi, parang dahil may mga oras in between, may mga rest day kami, nakakapag-usap kami, nakakapagkwentuhan kami, nakakain kami sabay-sabay. Parang mas nakikilala mo rin, hindi lang si Janine, kundi pati yung personalities ng buong cast. And ayan, masaya at sana nagtagal pa yung shoot namin pero natapos. Kaya medyo nalulungkot ako ngayon. Pero okay lang. Last na lang kay Jake. Hi Jake, tanong last question for Jake. Hi, Jake, tanong ko lang kung baga kasabi nga eh, ibig sabihin effective yung pagiging kontrabida mo or parang ano mo dito sa teleserye to kasi ikaw yung parang third party dito eh, di ba? Parang ganun ba yan? Kumbaga ano, gamay mo na ba yung ganyan? Parang ganyan na ba yung gusto mong tahakin on your career na maging kontrabida or parang maging kainisan ng tao? Parang, or you want to try other things that, di ba? Gusto mo rin katawaan ka ng tao in some acting career mo, parang ganun.
I guess as an actor, I would like to explore different roles para, you know, ma-challenge din yung sarili ko. So yeah, open to ano naman, like any roles, bida, kontra bida. Na-enjoy ko rin naman, na-enjoy ko rin playing Cedric. Okay, congratulations everyone. Good luck sa inyo. Thank you, Alan. Actually, yung parang chemistry nyo ngayon, kapag nag-aasaran kayo, shows na gano'ng kasaya kayo during your your taping. I'm just wondering, Paolo, saan mo nakukuha yung mga photos na nasa ilalim ng mesa si Janine? Aba, ano mo yung makikita? Hindi, kasi pag hinahanap ni Direk, syempre hinahanap ko siya sa set. So kung saan ko siya maabutan, pinipicturean ko. Uli, parang laga eh. Laging nawawala eh, nahanap siya nalang kulang sa set. Nasaan yung turon nandun si Janine? Kung nasaan yung turon nandun. Nasaan yung pagkain. Ay, naku, ang saya talaga. Elon, sino next? Yes, MJ. Our next question will come from June. Hi, good afternoon. Hello, good afternoon. Hi, MJ. Hi, Kuya Aaron. Hi, magandang hapon. Congratulations sa inyo. Sobrang sinusubaybayan ko talaga yung Marry Me, Marry You ng alas 11 ng gabi. Kasi 11 PM dito nilalabas sa I1TFC. So yun, kaya natutulog tuloy ako ng mga alauna na ng madaling araw. Anyways, congratulations sa inyo. Unahin ko muna si Jake. Jake, you're a big surprise to me. Sobrang... Sabi ko nga sa mga kaibigan ko na parang ang galing naman ng batang to na kahit baguhan siya, in a sense, baguhan siya. Eh parang ang tagal na niya. So, what's your assessment sa yung ginawa for the first season? Are you contented? Are you happy? Anong gradong ibibigay mo sa sarili mo for this? Well, thank you for being so kind. But I guess you'll never be happy, diba, sa ginawa mo. But if anything, siguro... natutunan ko mahalin. Parang na-enjoy ko siya, which I guess is what's important. And of course, I also have to thank yung co-stars ko, lalo na si Janine and si Paolo and the rest of our co-stars dahil they were really helpful, encouraging, very approachable. Talagang they made me feel comfortable as a newcomer. Parang ang tagal nyo na nga magkakakilalang tatlo eh, pag napapanood namin. Pero ano ba usually yung mga bonding moments nyo? Kayong tatlo. Pwede mo ba ikwento, Jake? Well, syempre, medyo restricted din kasi we have to follow the protocols. So, usually sa set lang, sabay kami kumakain. Pinapanood ko lang nag-aasarin si Janine tsaka si Paolo. Medyo ka lang. Yeah, mostly ganun lang sa set, yeah. Alright, anyways, congratulations sa'yo, Jake. Talagang ang galing mo talaga dun. Anyways, kay Paolo and kay Janine, nababasa nga namin sa mga Twitter, sa social media, yung mga asara nyo and all. Pero sabi nga nila... Do you present this is joke lang, if you would, you know, if you would assess it? Kasi parang, di ba, ang saya lang, ang saya lang. yung mga jokes namin doon, Kuya Jun, hindi siya, ano eh. Hindi siya pang pag-ibig, so kung half-meant siya, medyo, hindi siya, parang puro late si Janine. yung joke talaga yon, di talaga ako late. Di ba, Jake? I'm sorry, Jake. Tell the truth. I'm sorry. Pero Janine, alam mo, dito talaga mas nakilala kita bilang isang kapamilya. Parang napaka-refreshing lang talaga and napakasaya lang talaga watching you. In fact, yung mga shots nyo nga, yung mga hindi usual na ginagawa na moving yung camera. So napapansin talaga namin yung mga ganong klase ng ginagawa sa series nyo na to. So, tumatak sa akin talaga nung in-interview ko kayo noong unang media ko na talagang kinilig ka when asked about Paolo. Right now, kinikilig ka pa rin ba? Or meron na bang ibang level of friendship that you guys have na you would want to share with us? Parang may galit na. Ay, ibang level na galit na. I'm just kidding. I'm super happy talaga na, and sinabi ko kay Pao na nagpapasalamat ako na he did this show with me kasi talagang winish ko to before pa nung ginawa namin yung pelikula na niloloko ko siya na sana makapag-teleserye kami eventually and I'm so happy it happened. So thank you to Pao. Ba't nakasimangot si Jake? Para hindi siya happy. I'm just really grateful na we were able to do this together.
Pero I thought really that itong season 1, dito na kayo ikakasal. It seems like parang hindi pa kayo ikinakasal dito. So, at ano ba yung mga aabangan namin sa next season? Nako, ang dami pa. Pao. Doon na ba kayo ikakasal? O baka naman may third season pa yan? Yun yung surprise kung ano, kung magkakatuluyan ba sila or hindi. Kasi medyo grabe yung mga revelations na mangyayari at yung mga magiging hadlang sa pag-iibigan nila ng dalawa. And also sa family. On both sides. Oh. Nako, sobrang kaabang-abang talaga yung mga surprise nyo na yan. But anyways, thank you very much. Congratulations and really job well done talaga. Number one fan talaga din ako ng Marry Me, Marry You and all the rest of the people here in Singapore. Thank you very much, everyone. Thanks, Aaron. Thanks, MJ. Thanks, Arjun. Thank you for watching. Thanks, Jun.